Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayong araw na to guys ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka nire-request na video sa aking YouTube channel. At ito ang annual salary ni DepEd Secretary Leonor Briones. Okay? So, ayan siya guys. Special lang video na to kasi pinagtuunan ko ng panahon, ng oras at ng pansin para malaman natin kung magkano ba talaga ang sinasahod ng isang DepEd secretary. Okay? So kung first time mo guys na manood sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa mga new uploads ko sa aking channel. So ayan guys, simulan na natin. So, ito siya guys. Ito yung na-research ko. Actually, yung data na i-present ko ngayon ay base sa report ni COA noong 2020. Okay? Itong report na to ay tinatawag nilang Report on Salaries and Allowances o ROSA. Okay? So, ano nga ba ang ROSA? Okay. So, ayan siya guys. ROSA is an annual report prepared by Commission on Audit or COA. Okay. Through the corporate government sector of salaries, allowances, and benefits received in the immediately preceding year by the principal officers and members of the governing board of government-owned or controlled corporations or GOCCs. Okay. Pangalawa, secretaries, undersecretaries, and assistant secretaries and other officials of equivalent rank on the national government agencies or NGAs. And three, principal officers and members of the governing board of state universities and colleges or SUCs and of other stand-alone agencies or SAAs. Okay? So the term principal officers refers to the agency officials occupying the top three highest positions, okay, of the head office of GOCCs and NGAs and SAAs, including the main campus of SUCs and WDs, but excluding the officials of the regional offices, branch offices, and other campuses under the SUCs. Okay? So kung susumahin natin guys, sila DepEd Secretary Leonor Briones ay nandito sa number 2. Okay? Next. Alright. So ito guys yung nakapaloob sa ROSA. So kasama sa report ni COA yung first, salaries. Pangalawa, personal economic relief allowance or pera. So, sa mga teaching and non-teaching staff ng DepEd, may natatanggap tayo na pera guys monthly. Okay? Ito ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Okay? So, kasama dyan yung additional compensation at honorarium. Okay? Pangatlo, allowances. Pang-apat, bonuses, incentives, and benefits. Pang-lima, extraordinary and miscellaneous expenses. Pang-anim, indirect benefits. At pang-pito, such other remunerations and or prior years adjustments of emoluments which the aforementioned subject officials actively received during the year. Okay? So, yung ROSA report, guys, ay sinasubmit sa Office of the President of the Republic of the Philippines, pangalawa sa Office of the Senate President, at pangatlo sa Office of the Speaker of the House of Representatives. So, ito siya, guys. Ito yung sinubmit na letter ni COA kay Senate President Vicente C. Soto III. Ito naman yung letter na natanggap ni
Representative Lord Alan J. Q. Velasco. Siya yung dating Speaker of the House of Representatives noong 2020. Okay. And last but not the least, nakatanggap din ng report na to si President Rodrigo Roa Duterte. Okay. So yan guys, simulan na natin. Okay? Mag-start tayo sa salary ng assistant secretaries ng Department of Education. Okay? Alright. So nangunguna sa listahan natin guys, itong si Escobarte Alberto Tenebro. Siya ay assistant secretary. At ang annual salary and allowances na tatanggap niya ay 2,273,703 pesos. Okay. Next, si Assistant Secretary Torio Alma Ruby Coronongan na tumatanggap ng 2,433,834 pesos. Okay. So, pangatlo, si Assistant Secretary Malana Salvador III Kakatian na tumatanggap ng 2,436,834. Okay? Next on the list ay si Assistant Secretary Ambat GH Sanidad na tumatanggap ng 2,472,968 pesos. Okay. Bukod pa dyan, si Abcedi Ramon Fiel Ginto, isang assistant secretary din ng Department of Education na tumatanggap ng annual salary and allowances na 2,553,834 pesos. O, di ba guys, ang laki? Okay, so dumako naman tayo sa mga annual salary and allowances ng mga undersecretary sa DepEd. Okay, so nangunguna guys sa ating listahan si Undersecretary Umali Tonisito Kasugbo na tumatanggap ng 2,784,632 pesos annual salary. Okay, next. Undersecretary Maribohok Josephine Galea na tumanggap ng 2,784,632 pesos annual salary and allowances noong 2020. O, diba guys, ang lalaki. Ilang teacher one kaya itong patatapatan itong sahod ni Undersecretary Josephine. Okay? Pangatlo guys, si Undersecretary Malalwan Nepomuceno Aklan na tumanggap ng 2,784,632 pesos. Next, si Undersecretary Escobedo Revsi Acuña na tumanggap ng 2,784,632 pesos annual salary and allowances noong 2020. Okay? Bukod pa dyan, tumanggap din si Undersecretary San Antonio Justado Mayores ng 2,790,464 pesos annual salary. Ooh. Next, eto guys, syempre si Undersecretary Sevilla Annalyn Macam na tumanggap ng 2,825,456 pesos annual salary and allowances noong 2020. Mababa pala ang million, guys. Next is si Undersecretary Pascua Alain Del Bustamante na tumanggap ng 2,825,456 pesos annual salary noong 2020. Okay? Bukod pa dyan, si Undersecretary
Mateo Jesus Lorenzo Ruiz ay tumanggap din ng 2,825,456 pesos annual salary and allowances noong 2020. So again guys, itong figures na to ay galing mismo sa ROSA 2020 report ni COA or Commission on Audit. Okay? At syempre guys, ang highlight ng ating video, ang annual salary and allowances ni DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones. Okay? So ayan siya guys, nung 2020, tumanggap si DepEd Secretary Leonor Briones ng 4,228,414 pesos annual salary. Okay? So, I hope guys ay marami kayong natutunan today sa ating video. Kapag may request kayo guys, don't forget to drop your request in the comment box. Okay? So, thank you for watching guys. Hanggang sa muli. Take care and goodbye.